Hello everyone! In this video, we're going to solve four integral problems about trigonometric function. Etong integration of trigonometric function ay kapag yung integral natin ay puro lang trigonometric function. Sa pagsasagot ng integration of trigonometric function ay kailangan nating tandaan etong mga general formulas. Eto. And tip para ma-memorize natin to is ganito. Gamitin lang natin yung definition ng integral. Integration is also known as antiderivative, which is the opposite of derivative. So, ang integral daw ay opposite lang ng derivative. So, ganito. Kunwari, nakalimutan natin yung integral ng sine x dx. Ang gawin lang natin, the derivative of what will give you sine x? Eh, di negative cosine x. Next, the derivative of what will give you cosine x? Eh, di sine x. So, yan yung integral nila. Kunwari naman dito, the derivative of what will give you secant squared x? Eh, di tangent x. So, same sa iba. And etong may mga natural logarithm ay na-derive lang ng mga formula using other techniques in integration. And additional tip, sa pagsasagot ng integral ng trigonometric function, sine and cosine ay mag-best friend. Tinawag na mag-best friend kasi kapag nagkasabay ang dalawa, sine and cosine sa integrand, madali yan i-integrate. Another, yung secant and tangent, best friend din sila. And last, yung cosecant and cotangent. Pag nagkasabay yan na magpa-partner, madali na lang i-integrate yung integral. And sa pagsasagot din ng integral ng trigonometric function, huwag natin kakalimutan yung mga basic rule sa integration like power rule and substitution. And para ma-apply natin lahat yan, magsagot na tayo ng mga problems. Okay, number 1. The integral of cotangent x raised to the 3rd power multiplied by cosecant x raised to the 5th power dx. Kung makikita natin, wala to sa general formula. Kasi to the 3rd power to the 5th power. Pero, di ba sa general formula, meron tayong doon na integral of cotangent x cosecant x. So, ang gawin natin is, eto, i-separate ko yon, yung cotangent x, cosecant x. So, kapag sineperate natin to, mababawasan ng isa, cotangent squared x, cosecant to the 4th power of x, and dx. Eto, parehas lang naman siya dito. And now, meron lang tayong cotangent cosecant. Diba mag-best friend sila? Madali na lang natin yan, ma-integrate. Ano yung gagawin natin? Okay, try natin substitution. Kunwari, u is equal to etong cosecant x. Cosecant x lang. So, ang derivative niya is negative cosecant x cotangent x. Eto siya, which is a good choice. Pero, saan natin to huhugutin na cotangent squared x? Okay, di ba meron tayong relationship ng cosecant and cotangent? Using the trigonometric identity, that is 1 plus cotangent squared x is equal to cosecant squared x. So, ang gawin natin, isolve natin si cotangent squared x in terms of cosecant x. Kabila lang natin yung positive 1, magiging negative 1. So, kapag sinubstitute natin yan dito, pwede na natin gamitin yung substitution natin. So, magiging cotangent x cosecant x. Palitan natin, magiging cosecant squared x minus 1. Pinalitan ko lang. Tapos, cosecant to the 4th. Now, pwede na tayo mag-substitution. Let u is equal to cosecant x. Now, get the differential of both sides. Ito magiging cotangent x dx. And solve for dx. Magiging du over negative cosecant x cotangent x. Now, substitute na natin, magiging eto cotangent x, cosecant x, copy lang. Diba, cosecant x is u, so magiging u squared, kasi naka-squared yan, minus 1. Ito magiging u to the 4th. And yung du, dx natin is, eto, du over negative cosecant x, cotangent x. Now, eto makakancel, kasi puro lang naman yan multiplication. Eto makakancel din. Meron tayong negative, pwede natin siya ilabas.
And matitira sa atin is in terms of yun na lang lahat. So, madali na lang yan. Now, ang gawin ko is distribute muna natin. Magiging negative, magiging u to the 6th minus u to the 4th, du. Dinistribute ko lang to dito and dito. So, now, power rule. Meron tayong variable raised to a constant power. Labas natin yung negative. Using power rule, plus 1 lang tayo, magiging u to the 7. Then divide by that result. Minus, plus 1 magiging 5. Tapos divide natin yan. And gawin natin is, distribute muna natin yung negative. Magiging negative u to the 7 over 7. Plus, now ito na ba yung sagot? Hindi pa, kasi in terms of x yung original problem natin. Dapat, in terms of x din yung final answer natin. Gamitin natin yung substitution. U is equal to cosecant x. Palitan natin lahat ng cosecant x yung u. Magiging cosecant x raised to the 7th power over 7 plus cosecant x to the 5th power over 5. And don't forget the plus c. Ito na yung final answer natin. Number 2, the integral of secant of 2x raised to the 4th power dx. Sa previous video natin ay sinagot natin yung secant to the 3rd power. This time, to the 4th power naman. Okay, ano ang gagawin natin? Wala to sa general formula natin, di ba? So, ang gawin ko muna, since 2x to, let u ko muna yan. So, u is equal to 2x para maging simple. Du is equal to 2 dx. Dx is equal to du over 2. Now, palitan na natin. Integral of secant magiging u tapos to the 4th. And yung dx natin is du over 2. And yung over 2, pwede natin yun ilabas kasi constant. Now, ito na yung problemahin natin. Meron tayong secant to the 4th power. Di ba ang secant, ang best friend niya ay tangent. So, ang gawin natin is i-simplify natin to in such a way na makaproduce tayo ng secant and tangent. Ang first na gawin ko ay hiwalay ko yan. Parehas naka-squared, di ba? Eto, parehas lang naman dito. Now, paano ba natin mare-relate si secant and tangent? Okay, gamit ulit tayo ng trigonometric identity. Yung 1 plus tangent squared x is equal to secant squared x. Okay, since dito makikita natin in terms of u, etong mga x dito, pwede natin to palitan. Kahit ano, pwedeng theta, pwedeng u, pwedeng x. This time, gamitin natin yung u. And secant u, so substitute natin yung secant squared. Magiging 1 plus tangent squared of u. And copy lang to. And now, madali na lang to. Meron tayong secant tapos tangent. Ang gawin natin is, try natin substitution. Kunwari, ilet natin na substitution yung tangent u. Diba ang derivative ng tangent u is secant squared u. And andito siya sa integrand. That is a good choice. Ang gawin natin, substitution. Try naman natin yung w kasi meron na tayong u. So, w is equal to tangent of u. Getting the differential of both sides, we have secant squared of u du. Now, pwede natin isolve si du or pwede naman hindi na. Kasi eto kung makikita natin, eksaktong-eksakto siya dito. So, magiging, palitan na natin, yung substitution, magiging 1 plus, eto, magiging w squared, di ba? W squared. Tapos, etong sa labas is exactly dw. Now, madali na lang. Integral of 1, dw is 1 times variable. 1 times w is w. Plus, eto, power rule. Just add 1 to the exponent, magiging 2 plus 1 is 3, and divide by the result. Now, distribute natin yung 1 half, magiging, eto, 1 over 6 w cube. Eto na ba yung final? Hindi pa. Balik tayo sa x. W is equal to tangent u. Palitan natin, magiging tangent u. Palitan lang natin to. Plus 1 over 6 tangent u. Tapos to the 3rd power yan. So, lagay natin dito. And di pa to final answer. U is equal to 2x. So, magiging
2x, palitan natin, plus 1 over 6 tangent of 2x, and to the third power yan, and don't forget the plus c. Ito na yung final answer natin. Number 3, the integral of cosine of 4x multiplied by cosine of 2x dx. First of all, wala siya sa general formula. Parehas cosine. So, wala tayong choice kundi gumamit tayo ng identity. Specifically, double angle identity. And ang gagamitan ko lang na double angle identity is eto. Kasi diba, pwede natin siya isulat as cosine 2 multiplied by 2x. Diba? Eto ay parehas lang naman dito. So now, gamitan ko siya ng double angle identity. So ang formula sa double angle identity for cosine is cosine of 2 theta is equal to cosine squared of theta minus sine squared of theta. So eto, diba, cosine 2, tapos eto gawin natin theta. So eto pala, pwede natin ito isulat as cosine squared, ang theta natin is 2x, minus sine squared, ang theta natin is 2x. And in close natin, eto ay parehas lang naman dito, using this identity. Now, eto copy ko lang. And ang gagawin ko ay hindi ko na rin ito a-applyan ng double angle, and makikita nyo mamaya. Now, pare-pareha sila may 2x. Ililet yu ko yan, para masimple tignan. Du is equal to 2 dx. Solving for dx, that is du over 2. And now, ilagay na natin dito, magiging cosine squared of u minus sine squared of u. Nilet yu ko lang yung mga 2x. And eto, magiging cosine of 2x, cosine of u. Tapos yung dx natin is du over 2. Yung over 2, pwede natin siya ilabas kasi constant. Now, anong gagawin natin? Okay, substitution ulit. Kasi, di ba, in terms of sine and cosine na lang tayo. So, sabi ko nga, mag-best friend sila. Madali na lang yan ma-integrate. What if itry natin na w naman, kasi tapos na tayo sa u. W is equal to sine u. So, kapag kinuha natin yung derivative ng sine u, that is cosine u. And makikita natin na ang sine u is andito. So, pwede natin gamitan ng substitution. Let w is equal to sine u. Get the differential of both sides. We have dw is equal to cosine u du. And kahit wag na natin isolve si du, kasi kung makikita natin eto, eksaktong parehas dito. So, magiging, using our substitution, magiging cosine squared of u minus, palitan natin, magiging w squared, di ba? Tapos, eto is exactly dw. Now, ang problema natin is eto. Ano ang gagawin natin? Di ba ang cosine squared of u, pwede natin yan i-express in terms of sine. Di ba? Mayroon tayong identity na naman using the Pythagorean identity, that is cosine squared of u plus sine squared of u is equal to 1. So, solving for cosine squared of u, eto, ilipat lang natin sa kabila. So, magiging cosine squared of u is equal to 1 minus sine squared of u. And, eto ay in terms of sine na siya. So, etong cosine squared of u, papalitan natin siya ng yun. So, magiging, kasya pa naman. So, kapag pinalitan natin yun, magiging 1 minus sine squared of u, tapos minus w squared dw. And, sa substitution natin, ang sine u is w. Therefore, eto magiging w squared. Now, simplify na lang natin. Minus w squared minus w squared, this is equal to, okay, minus 2w squared. Sinimplify ko lang, kinumbine like terms ko lang, and lagay natin dito. And power rule, integral ng 1 dw is w, so meron tayong constant. Power rule, magiging w cube plus 1 lang over cube. And next, anoyin natin, distribute, magiging 1 half w. Tapos eto, pag dinistribute, makakancel, magiging minus w cube over 3. And now, dito na tayo. Kasi w, dapat makabalik tayo sa x. So, ang w natin is sine u.
Palitan natin, magiging 1 half sine u minus sine u cube. Ito, over 3. Ito na ba yung final? Hindi pa. In terms of x, balik ulit tayo sa substitution. U is equal to 2x. Magiging 1 half sine of 2x. Palitan lang natin yung mga u. Minus sine cube of 2x over 3. And last, don't forget to write plus c. Ito yung final answer natin. Last problem, the integral of sine of 3x multiplied by sine of 2x dx. Okay, wala to sa general formula natin. And parehas lang sine, mayroon tayong 3x, 2x. So, wala tayong choice. Gamit ulit tayo ng trigonometric identity. Ito, triple angle identity for sine, double angle identity for sine ulit. And dapat alam natin yung formula. Ito yung sine of 3 theta is equal to 3 sine theta minus 4 sine to the third power of theta. Tandaan natin tong identity. And doon naman sa double angle, sine of 2 theta is equal to 2 sine theta cosine theta. Kung makikita natin, ito 3x, 2x. Ang gawin natin, lahat ng theta, palitan lang natin ng x. So, using these identities, magiging etong sine of 3x, eto, sulat natin ng ganito, magiging 3 sine x, palitan natin yung theta ng x, minus 4 sine cube of x. Dito naman tayo sa sine of 2x, etong sulat natin, cosine x and dx. Now, anong gagawin natin? Etong constant na multiplier, pwede natin siya ilabas. Diba? Constant lang naman. And, try natin substitution dito. Kunwari, let u is equal to sine x. Pag kinuha natin yung derivative, that is cosine x. Which is, andito yung cosine x. And, that is a good choice. Gawin na natin yung substitution. So, get the differential of both sides. Magiging cosine x dx. And dito, kahit di na natin isolve si dx. Kasi kung makikita natin, eto, multiply lang naman to. Eto is exactly eto. So, doon na tayo sa substitution. Magiging, palitan natin ang u. Yung sine x, magiging 3u minus 4 u to the third power, diba? Eto. And, etong sine x, that is u. And eto, this is du. Now, ang gawin lang natin is, distribute natin, magiging 3u squared minus 4u to the 4th power du. And now, power rule. Kasi, meron tayong variable raised to a constant. Gawin natin, etong 3, lagay ko lang dito. Tapos plus 1, magiging 2 plus 1, that is 3. And divide by that. Dito, labas ko yung 4. 4 plus 1, that is 5. Then divide. And wag muna tayo mag plus c kasi hindi pa yun yung final answer. Now, simplify muna, magiging, tapos distribute, magiging 2u cube. Eto, pag distribute natin, magiging 8 over 5, tapos u to the 5th power. And last, balik na tayo sa substitution natin, which is in terms of x na. Magiging 2 sine x to the 3rd power, sinubstitute ko lang, eto, dito. So, magiging minus 8 over 5 sine to the 5th power of x, and eto na yung final answer. Ayan guys, kung nakatulong man ang video ito, please give me a like, comment, and subscribe, and i-share na rin sa mga kakilalang nangangailangan ng ganitong video. Thank you for watching, and kapag may tanong ka, and gusto mo pa ng mga video ganito, comment ka lang sa comment section. Bye-bye!